ipapakita ko sa inyo ang isa ko pang hobby na rang pangtanggal stress sa akin, ano, yung aking mga collection ng mga coins. Maaring ito ay magbigay din ng inspirasyon doon sa mga tao dito sa Pilipinas para pahalagahan yung mga coins natin. Tingnan nyo. Isosort natin ito. Alam nyo kung saan ko nakukuha ito? Sa daan lang. Maaring ito yung napulot. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko nakupulot yung mga coins na ito. Ito yung mga bagong coins natin. Kasama na rin yung mga luma. Isosort natin ito. Kung ano itong mga. Tingnan nyo. Ang dami. May mga tigsisinko. Tapos tigigis. Tapos tigigisinko na ano, ng mga ingesi po natin. Tapos mayroon pa akong mga ibang collection dito. Tingnan ko pa ang sila karumi. Ayan o. Kasi napupulot ko lang sa daan. Habang papunta sa work pag nakabike ko yan ang nakamotor. Pinupulot-pulot ko lang siya. Ito lang pang lumang binching ko ito. Ayan, kalimitan marumi kasi napupulot ko nga sa daan. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano sila napupulot. Mayroon akong ginawa na special tools para mapulot ito na hindi ko kinakamay. Hindi na rin bababa sa aking motor. Okay, subukan natin i-sort ito. Minsan kasi pag mga ganyan na mga sintabo lang, mga sintabo, hindi na nila binibigyan ng halaga, maaaring maliit nga lang yung value, nahalaga pa rin ito kaya mga tiyaga ako na lang magmulot sa daan. Marurumi na. Tulungan nyo akong mag-sort. Meron akong mga lalagyan dito. Tumuha. Ninyan ko sasama pati yung mga tigo 1 centavo. Tingnan ito, 1 centavo o. Oh. Ibus lang muna. Sige, bubukod. Tingnan yung lumang gis natin, 10 centavo. Ito o. Oh. Ayan yung luma. Bubukod natin. Okay, sunod naman natin yan, no? Mga bago pa na 5 centavos na bago ginagamit natin sa ngayon, nagsisirculate pa rin. Okay, ginagawa ko pag nakakita ko sa daan, pinupulot ko, gumawa ko ng special tools na dumidikit itong mga to. Ito naman yung tigibin 5 naipon. Tingnan nyo kung ginawa pa o. Nilagyan nila ng ano. Dito. Pa. Pero pansin nyo rito may mga di dumidikit sa mga. Na may mga bago na ibubukod natin yung mga hindi dumidikit ngayon para makuha natin sila. Ah, yung mga dumidikit yung isa naipit lang kaya dumidikit. Para may bukod natin yung mga dumidikit.
taas na klase ng metal kung hindi dumidikit. Ito naman may halo na, kaya pansin nyo, habang tumatagal, magiging ulat nito, kalawangin na, oh. Grabe yung dumi niya, oh. Hindi ko pa nalilinis. Lumang 25. Oh, dumikit. Okay, punta tayo naman sa ano, sa tigsing, tigsing. Ito siya. Maliliit. Pero yung may butas, ano kaya itong may butas? Ito naman ay tigsi 5 centavos yung mga butas. Yan ang palatandaan kasi magkasing laki lang dun sa 1 centavo. Kaya nilagyan nila ng butas bilang palatandaan na rin siguro ng ating gobyerno. Kaya bukod yung 5 centavo. Yung tigo 1 centavo naman. Marami na rin mga kinalawang. Pag kinalawang, talagang didikit niya. Anong, may pagkabakal na yan. Jeez. Ito natin lang. Ayan. Tapos, yung tig 5 centavo. Ito yung kunti lang yung aking nakahanap. Ito na, sunti lang naman. Ayan. Tapos, tingnan pa natin yung iba. Papakita ko sa susunod yung mga ipon ko na coins sa iba't ibang mga bansa. Yan na. Yung ating mga coins. Ito yung 10 centavo. Ito yung 1 centavo. Ni ano natin. Ito yung 25 centavo na hindi dumidikit sa magnet. Ito yung tigigis na bago. Ito yung mga 25 dumidikit sa magnet bagamang bago sila. Ito yung latest na 25 rin natin. Meron na rin luma. Meron siyang luma. Kinalawag na siya dumidikit sa magnet. Papakita ko sa inyo yung mga naipon. Okay. So naman yung tigpa 5 centavos. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kaibigan ko, mga ka-trick. Sana patuloy yung pangsukuran ng ating mga videos sa ganun. Patuloy na makita nyo kung ano pa yung mga iba nating mga trick. Bukod sa pangingisda, dito rin sa ating mga alagang coins. Salamat!